on stoplight, should we put on neutral or park? Okay, ganito lang yung pinaka-idea. Kung kayo ay hindi bababa ng kotse, okay lang na ilagay nyo sa neutral. Okay? Siguraduhin nyo lang na may support yan na handbrake. Okay. Now, kung kayo ay bababa ng kotse, mas ideal na ilagay nyo sa park with the support ng handbrake. Okay. So, that's the simple idea. So, now, kung kayo ay maghihintay sa traffic light, okay, kung kayo ay maghihintay sa traffic light, kung hindi naman sobrang tagal, sabihin na natin less than a minute lang, okay lang yan na nakaput sa drive and nakaapak kayo sa brake, no? Okay, okay lang yon. Walang problema yan. Pero kung masyadong matagal, like for example, around 2 minutes, mas okay na ilagay nyo na lang sa neutral and alalayin nyo siya ng handbrake. Para naman makapag-relax-relax din yung paan ninyo. Okay, kasi nga nakakapagod din naman na lagi nakaapak kayo sa brake, no? Nakakapagod yun. Kumbaga, and there's a tendency, baka lumuwag yung apak ninyo sa brake, baka umabante pa yung kotse. So, kung matatagalan naman yung traffic light, okay lang na ilagay nyo sa neutral, then park. I don't recommend na kung halimbawa nasa traffic light kayo, tapos may tendency naman na aabante kayo, na ilagay nyo sa park. Bakit? Dahil mas maraming component yung posibleng ma-stress. Kasi can you imagine, dadaan pa kayo ng reverse, neutral, then drive bago umabante yung sasakyan. Mas maraming movement yung kailangan natin gawin. There's a tendency na mas mabilis yung masisira yung mga component. So, kung sakaling sa traffic light, okay lang na ilagay nyo sa neutral, then handbrake. Okay? So, ganun lang. So, yun yung mga pops, no? Kung sakaling kayo maano sa traffic light, isa sa mga recommendation ko is neutral, then handbrake, then remove the pedal. So, isa yun. Relax-relax lang yung paanin nyo, diba? Para at least hindi naman kayo mapagod agad. So, kung sakaling aabante na, drive nyo lang, then baba ng handbrake. So yun, ganun lang mga paps, yung with regards kung traffic light, ano yung mas okay na gawin.